Linda's POV. Hindi ko alam kung papasok ba ako sa loob o hindi. Sa labas pa lang ay halos punong-puno na ng tao ang dating tirahan namin ni Blake, na naging tirahan din pala nila ni Carmina. Pakiramdam ko nauubusan ako ng lakas. Masyado nakakatroma ang lahat na nangyari sa amin. Hindi ko alam na kayang gawin yun ni ate dahil lang sa pagmamahal niya para kay Blake. Hindi niya naikwento sa akin na nagkakilala silang dalawa dati pa bago ko makilala si Blake. Humugot ako ng malalim na buntong hininga sa kalakas loob na naglakad papasok. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid. Katulad ng dati, ganun pa rin ang ayos ng bahay. Maging sa kulay, walang nagbago. Kahit ni isang pwesto ng mga gamit ay walang nagbago. Nang lumipat kami dalawa dito noon, ay ako nagpwesto ng mga gamit dito. Hindi ba inalis ni ate ang mga gamit ko? Parang hindi ko kaya. Hindi ko kayang tingnan ang musmus niyang mukha na nakapikit at nakahiga sa loob ng kabaong. Hindi ko man siya nakasama ng matagal o nakilala man lang. Masakit para sa akin. Nasasaktan ako sa sinapit niya. Hinanap ko kung nasan si Blake. Hindi kasi siyang bantay kay Kenji kung hindi si Mami Karen. Belinda! Napalingon ako sa mahinang boses na tumawag sa akin. Tila ilang libong karayang sunod-sunod na tumusok sa dibdib ko na makita kong kalagayan ni Mami. Lubog ang mga mata niya at bakas na ang pagod at puyat sa kanya. Mami! Mahina kong wika. Napayuko si Mami at kitang-kita kong paggalaw ng balikat niya. Senyalis na humihikbi na naman siya. Hindi ko na rin napigilan ang paglandas ng mga luha ko nang maramdaman ko ang pagyakap niya sa akin. Yakap niya matagal kong hindi naramdaman. Yakap ng matagal nang nangungulila. Hinayaan ko siyang umiyak sa balikat ko habang mahigpit ang yakap niya sa akin. Naihilig ko na lang din ang ulo ko sa kanya at niyakap siya pabalik. Miss na miss ko na sila. Miss na miss ko ang mga yakap nila. Ramdam na ramdam kong pangungulila at lungkot ni Mami. I'm sorry. I'm really sorry for everything. Pasensya na kung kinailangan kong palitan ang lahat sa akin. Pasensya na kung masyado akong naging makasarili. Ikaw nga ba si Eleanor? Ikaw ba talagang anak ko? Nanginginig pa niyang tanong sa akin. Tumangon naman ako kahit na nanatili siya nakayakap sa akin. Hindi ako makapagsalita dahil sa paghikbi ko. Dahil sa pananakit na nalamunan ko. Pakiramdam ko ang sama-sama akong anak dahil hinayaan ko sila makulong sa lungkot sa peke kong pagkamatay. Halos mamatay ako nang mawala ka. Halos hindi ko kayang mabuhay sa bawat araw na dumadaan. Umiiyak pa rin niya saad. Taas baba ng balikat niya dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko kaya. Halos hindi ko kaya nang mawala ka. Ang daddy mo, ang ate mo at si Kenji na lang iniisip ko para makapagpatuloy. Hindi ko kaya ang isa sa mga anak kong ihahatid ko sa libingan. Halos gusto ko na rin mamatay nang mawala ka, nang ihatid kita. Tahimik akong umiiyak at nakagat ko na lang ang pang-ibaba kong labi dahil sa pagpipigil na hindi ako humagulhol. I'm really sorry for everything. Masyado ako nabulag sa pansarili kong kagustuhan. Naiyuko ko na lang ang ulo ko nang kumalas si Mami sa pagkakayakap niya sa akin at hinawakan niya magkabila kong pisngi. Hindi ko alam na matindi na palang pinagdaanan mo sa kamay ng ate mo. I swear, anak, wala akong alam sa ginagawa niya. Alam namin may gusto siya kay Blake pero ang alam namin ay nawala rin yun din kalaunan pero nagkamali pala kami. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa kapatid mo. Lahat ng gusto niya binigay namin. Ang kagustuhan niya makapag-aral ng Amerika. Kahit na ayaw sana namin ang daddy mo na kahit isa sa inyo'y malayo sa amin. Ibinigay namin yun sa kanya kahit mahirap dahil iyon ang kagustuhan niya. Patawarin niyo ako kung masyado ako nakampati sa lahat, lalo na sa relasyon niyo magkapatid. Napailing naman ako dahil wala silang pagkukulang sa amin. Siguro kung meron mang nagkasala sa amin, iyon ay si Ate Carmina. Ibang pagkakaintindi niya sa pagkakaintindi namin. Sa totoo lang ay lahat ng gusto ni Ate Carmina, ibinibigay sa kanya. Nila Mami at yung gusto ko ay hindi na ibibigay dahil sasabihin ni Mami na ibigay ko na lang kay ate. Naging mapagbigay ako sa kanya. Lahat ng gusto niya ay binibigay at pinapaubaya ko sa kanya. Pero nasabihin niya sa akin na huwag kong pakasalan si Blake at hindi ako nakinig sa kanya. Dahil mahal ko si Blake, hindi ako naniniwalang katulad ng ibang lalaki si Blake na iiwan at lolokohin din ako. Hindi ko alam na senyalis pala yun na gusto niya si Blake. Senyalis na parang gusto niyang ipaubaya ko na lang sa kanya ang taong pareho naming minahal. Huwag mo sabihin yan, Mami. Hindi ka nagkulang. Wala kayong pagkukulang sa amin ni Daddy. Masyado lang nabulag si ate sa maling pagmamahal niya. Masyado niya minahal si Blake. Matagal na panahon din na si Blake ang minahal niya. Hindi ko gustong mangyari ang lahat ng ito. Nasaktan din ako. Nasaktan ako dahil ang akala ko ay niloloko nila akong dalawa
Kaya nang maaksidente ako, hindi ako nagpakita sa inyo lahat na gumaling na ako. Masyado na puot ang puso ko dahil sa nangyari. Hindi nagsalita si Mami. Nakatitig lang siya sa akin at bakas ang pagkaawa sa akin. Nagawa ito ni Ate Carmina dahil pakiramdam niya, inagawan ko siya. Nainagaw ko sa kanya si Blake. Ipinakilala ko rin naman sa kanya noon si Blake pero tila hindi naman siya kilala ni Blake. Hindi ko alam kung anumang pinagdaanan mo sa mga nakalipas na taon, anak. Ang tanga ko lang dahil hindi ko man lang sinunod ang nararamdaman ko dahil nang iuwi ang bangkay ng isang babae sa amin. Ayaw ko maniwala. Hindi kita maramdaman. Pero kalaunan tinanggap ko na rin ikaw nga yun. Dahil yun lang naman ang natagpo ang katawan sa ilog kung nasan ang kotse mo. Gusto pa sana kitang makausap ng matagal. Pero alam ko may taong mas kailangan ka ngayon. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Mami. Taong mas kailangan ako ngayon? Pinunasan ni Mami ang bakas ng mga luha sa pisngi niya, saka siya tipid ng umiti. Nasa likod si Blake. Hindi niya kayang bantayan si Kenji dahil hindi pa niya kayang tanggapin. Hindi man niya gustong pakasalan noon ng ate mo, itunuri niya naman tunay na anak niya si Kenji. Alam kong ikaw lang ang makakapagpakalma sa kanya. Bahagya siyang lumayo sa akin. Hindi ko alam kung ako pa nga ba ang makakapagpakalma sa kanya ngayon, gayong galit pa rin siya sa akin. Puntahan mo na, saka tayo mag-usap kapag okay na lahat. Dagdag pa ni Mami. Tumango na lang ako sa kanya. Alam kong maging sila ay nagulat sa lahat ng mga nangyari. Iniwan ko na muna si Mami. Inasikaso niya na rin ang mga bagong dating na bisita. Pinuntahan ko naman si Kenji at tila sinaksak ng kutsilyo ang dibdib ko. Maputla ang kulay niya at mahimbing na siyang natutulog. Panghabang buhay na tulog. Napatingala sa akin si Mami Karen at tipid lang siyang umiti sa akin. Masaya akong makita ka rito, Iha. Mabuti at nakapunta ka. Mahina niya saad. Alam kong alam niya na rin ang tunay kong pagkatao. Matatanggap ko kung hindi nila ako mapapatawad dahil sa ginawa ko. Iyon na lang ang nasabi ko sa kanya. Gusto kong humingi ng tawad sa kanilang lahat. Lahat ng taong naapektuhan dahil sa ginawa ko. Patawad po. Alam kong kalabisan pero nasa likod si Blake. Kahit ngayon lang Eleanor, pakiusap. Halos maiyak niyang sabi sa akin. Naiintindihan kong ibig niyang sabihin. Ako ang inaasahan nilang pwede makapagpakalma kay Blake. Pero dati pa yun. Iba na yung ngayon. Iba na yung sitwasyon at hindi ako sigurado kung magagawa ko pa nga ba. Dahan-dahan akong tumalikod pero bago pa man ako makalayo sa kanya ay may sinabi siya. Masakit sa akin ang ginawa mo. Pero masaya akong makita kang buhay, Eleanor. Bahagya ako napayo ko dahil sa paglandas ng mga luha ko. Mabilis ko yung pinunasan at tipid ng umiti kahit na hindi niya nakikita. Pasensya na po. Yun na lang ang nasabi ko saka ko siya tuluyang iniwan. Ramdam mo talagang lungkot sa loob ng pamamahay na ito. Ang bahay na naging dahilan ng saya ko noon ay matatapos sa ganitong sitwasyon. Matatapos sa isang malungkot na pangyayari. Paano ba ako makakahingi ng tawad sa kanilang lahat? Sa lahat na nagawa ko at naging epekto nito. Masyado ako naging mahina. Hindi ko maiwasang hindi sisihin ang sarili ko sa lahat ng nangyayari ngayon. Kung naglakas loob ba akong buksan noon ang kwarto namin ni Blake, ay maaayos pa rin kaya ang lahat? O magagawa pa rin ni Ate Carmina na sirain kami dalawang mag-asawa? Hindi ko alam. Walang kasiguraduhan dahil walang nakakaalam kung anong mangyayari kinabukasan. Nang masalubong ko si Chairman ay huminto at yumuko ako sa kanya. Pero na magsalubong ang mga mata namin ay blanco lang siya nakatingin sa akin. Bahagya akong bumuntong hininga na lampasan niya ako. Niwala man lang kahit anong salitan lumabas sa bibig niya. Galit siya dahil sa ginawa ko sa kumpanya. Ang paghihiganti ko na dapat kay Blake ay maraming nadamay. Maraming naapektuhan. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos noon dahil ang tanging gusto ko lang ay makapaghiganti kay Blake at kunin lahat ng mga pangarap at gusto niya. Akala ko magiging kontento na ako pero hindi pala. Ano bang naging magandang dulot ng paghihiganti ko sa kanya? Nagtungo na ako kung nasaan si Blake. Nakaupo siya sa gilid ng pool habang nababasa naman ang mga binti niya. Pansin ko rin ang dalawang bote ng beer sa tabi niya. Hindi niya pansin ang paglapit ko. Nanatiling nasa malayong tingin niya. Napalingon na lang siya sa akin nang maramdaman niya ang pag-upo ko pero iniwas niya rin ang paningin niya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat inasa loob ka? Kailangan ka nila doon ngayon. Sad ko pero kinuha niya ang bote ng beer at tinungga iyon. Hindi makakabuti sa iyong pag-inom mo. Ano bang pakialam mo? Hindi ka na sana napunta dito. Umalis ka na. Malamig niya aniya. Akma niya sana tutunggain ng beer nang kunin ko iyon at ilayo sa kanya. Galit ang mga mata niya, nilingon ako. Ayusin mo sarili mo, Blake. Kailangan ka na anak mo. Bakit ka ba nangingialam? You should care about your life, not mine, Belinda.
Bakit ka ba ganyan? Alam ko naman nasasaktan ka pa. Alam mo naman pala eh. Bakit kailangan mo pang tanungin? Are you that stupid para tanungin mo pa ako kung bakit ako nagkakaganito? Ano ba sa tingin mong dahilan ha? Blake, mahina akong tawag sa pangalan niya. Tanggap ko masasakit niyang salita dahil walang-wala pa yun sa nararamdaman niya ngayon. Umalis ka na. I don't need you anymore, Belinda. Kalimutan mo na lahat ng sinabi ko sa'yo. Kalimutan mo na rin ikaw si Eleanor. Huwag mo na sirain pa ang kaunting magandang alaala na dati kong asawa. Magaling ka sa paninira. Yun na lang ang pakiusap ko sa'yo na huwag mong sisirain. Now live! Matigas niyang aniya. Bahagya akong napayuko at nakagat kong pangibabang labi ko para pigilan ang pagluha ko. Pero nabigo akong pigilan na yun. Kahit natanggap ko mga sinasabi niya sa akin, hindi ko pa rin maiwasang hindi masaktan. Hindi niya na ako kailangan. Sorry, pasensya ka na. I don't need your sorry. Umalis ka na. Sapat na sa akin yun. May diin niyang sagot. Tinignan ko siya at muli siyang tumungga ng iniinom niyang beer. Gusto kong malaman kung anong dapat kong gawin para mabawasan sakit na naramdaman mo ngayon. Ako man ang naging dahilan ng mga yan, gusto ko pa rin naman makatulong para mabawasan man lang. Masyado ko siyang nasaktan. Masyado siyang naapektuhan sa mga nangyari. Maiintindihan ko kung galit ka sa akin. Alam ko masyado malaking nagawa kong kasalanan pero sana huwag mong gawin ito. Hindi solusyon ng alak para sa mga nararamdaman mo. Sad ko pero hindi niya ako inimikan at patuloy lang ang pag-inom niya ng beer. Masyado mabigat ang lahat na nangyari sa kanya. Pinakamahirap na tanggapin ang pagkawala ng anak. Lahat ng mga nasa paligid niya ay nagsinungaling sa kanya at nasaktan siya. Kahit gaano siya kalakas, magiging mahina pa rin siya sa mga ganitong sitwasyon. Tinignan ko siya at mukhang okay naman siya. Mukhang hindi naman siya nahihirapan sa paghinga. Sa mga ganitong oras, sarili niya na lang ang inaasahan niya. Tumayo naman ako pero nanatili pa rin nakatingin sa kanya. Sana mapatawad mo pa ako sa nagawa ko. Mahina kung saad sa kanya. Tipid na lang ako napangiti dahil parang wala siyang pakialam sa mga sinasabi ko. Gusto ko rin sanang sabihin na mahal kita, Blake. Mahal kita kahit ilang taon na lumipas. Ikaw pa rin. Sana mag-iingat ka. Muntik pa akong mapapiyok dahil sa pagpipigil ng luha ko. Napailing lang naman siya. Tinalikuran ko na siya pero bago pa man ako makapasok, sa loob ay muli ko siya nilingon. Gusto kong makahanap ka ng babaeng nararapat ng pagmamahal mo. Hiling ko ang kaligayahan mo. Kahit pala ilang taon ang lumipas, mahal pa rin kita. Masyado lang natakpan ng galit ko. Gusto kitang samahan, gusto kitang damayan pero paano? Hindi na ako ang pahinga mo. Gusto kong maging masaya ka at magiging masaya na rin ako kapag nasilayan ko ulit ang mga ngiti mo. Ito na sigurong huli na sasaktan kita. Ito na ang huling kukulitin kita. At ito na rin ang huling makikita ka. Kailangan ko nang bumalik. Ako na ang lalayo para hindi na kita masaktan pa. Mapait akong ngumiti at tahimik na humihikbi. Patuloy ang pag-inom niya ng alak at ang mas lalong hindi ko kinaya ay nang ihagis niyang hawak niyang bote sa swimming pool at nagsimulang magtaas-baba ang balikat niya. Pareho na kami ngayon walang tigil ang pag-iyak. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang samahan pero hindi ko magawa dahil ayaw ko nang dagdagan pang galit niya sa akin. Napahawak na lang ako sa dibdib ko dahil sa paninikip noon. Nakayuko na si Blake at bumuhos na mga luha niya. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko at mabilis na lumabas ng bahay. Hindi na ako nagpaalam kina mami dahil dumiretso na ako sa kotse ko. Dito ko na ibinuhos lahat ng luha at sakit na naramdaman ko. Hindi ko kaya makita siya sa ganung kalagayan. Ano bang dapat kong gawin? I'm really sorry. I'm really sorry. Humahagulhul kong saad. Naiyuko ko na lang ang ulo ko sa manabela at patuloy na umiyak. Bakit kailangan naming maranasan ito? Bakit sa amin pa nawala namang ginawang mali ko hindi ang mahalin ng isa't isa? Anong naging pagkakamali namin noon para maranasan namin itong dalawa? Bakit niya kailangan maranasan ang lahat ng ito? Sana ako na lang. Sana ako na lang nasasaktan at hindi siya. Parang dinudurog ang puso ko kapag nakikita siyang umiiyak. Hindi ko matagalan. Hindi ko makaya. Napakawalang kwenta ko. Wala akong kwentang asawa dahil ako dapat ang kasama niya sa mga ganitong problema. Pero isa ako sa mga taong nanakit sa kanya. Isa ako sa mga dahilan ng pagluha niya. Kung ang pag-alis ko ang solusyon sa lahat, pipiliin kong umalis na. Pipiliin kong lumayo sa kanila lahat para sa mga ikakatahimik namin. Nang kumalma na ako at okay na ako umalis na ako sa tapat ng bahay nila, umuwi na ako at si Andrea lang naman ang naabutan ko. Kinuha raw ni Jake si Elias para libangin ito sa labas dahil nag-aalala siyang baka matroma si Elias. Maging ang sarili kong anak ay hindi ko na maasikaso, ni hindi ko malang siya nakakausap na maayos, nagtungo ako ng swimming pool at hinayaang maglayag ang isip ko. Kahit saan ako pumunta, inaalala ko pa rin si Blake
Nag-aalala ko para sa kanya dahil baka hindi niya makaya ang mga pinagdadaanan niya. Bakit kailangang maranasin to ng taong wala namang kasalanan? Napalingon ako kay Andrea na may daladala ng pagkain. Iniwas ko rin sa kanyang paningin ko at tinignan na lang ang tubig ng swimming pool. Magmerienda ka na muna. Kailangan mo na lakas para makapagpatuloy ka pa. Ani ha, habang may nginunguya sa bibig. Tinignan kong kinakain niya pero kahit gaano yung kasarap sa paningin ko ay wala akong ganang kumain. Kahit hindi yata ako kumain hanggang sa hapon ay hindi ako makakaramdam ng gutom. Naalala ko naman si Blake. Hindi ko nga pala alam kung kumain na ba siya. Baka bumigay ang katawan niya dahil sa pagiinom niya tapos hindi siya kumakain. Mahirap, masakit, pero kailangan natin tanggapin lahat. May mawawala at may mawawalan. Ang mga ganong bagay hindi natin kayang pigilan. Kaya kahit gaano kasakit, pilitin mong tanggapin. Hindi mahirap ang pinagdaanan mo at huwag mo sisihin ang sarili mo kung ang lahat ng ito nagsimula dahil sa kapatid mo. Biktima ka lang, katulad ng asawa mo, at hindi ko siya masisisi kung galit siya ngayon sa'yo dahil sa ginawa mo. Hindi mo rin naman yung ginusto. Patuloy na pagsasalita ni Andrea. Hindi man ako sumasagot sa kanya ay nakikinig naman ako. Kung hindi ko rin naman itinuloy ang pag-iganti ko, hindi ko malalaman na minahal pala talaga ako ni Blake. Hindi ko malalaman na tapat pala talaga siya sa akin at hindi niya ako niloko. Hindi namin inaasahan ang lahat at lahat kami ay apektado. Hindi ganun kabilis mawalang pagmamahal kahit ilang taon na lumipas. Galit man ngayon si Blake sa'yo, alam ko't nararamdaman ko mapapatawad ka rin niya. Masyado pa kasi sariwa lahat sa kanya. Hindi ako sigurado. He don't need me anymore. Hindi niya na ako gusto makita. Mapapatawad na siguro ako paglipas ng panahon. At kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik sa dati ang sama namin dalawa. At ang kailangan mo ngayon ay ang maghintay. Iyon ang kailangan mo, Belinda. Tipid na lang ako ngumiti. Gusto kong gawin. Gusto ko siyang hintayin pero hanggang kailan? Paano kung hindi niya na ako kayang patawarin? Paano kung ayaw niya na talaga? Paano kung desidido na siyang tapusin na namin ang lahat? Paano kung ako na lang naghihintay at umaasa? Paano kung ako na lang ang nagmamahal? Hilaw akong tumawa. Kakayanin ko ba na makita siyang may kasamang iba? Lumipas ang mga araw at halos hindi ko kaya makita siyang ganyan. Naiiwas kong tingin sa kanya't napayuko. Nagsimula na naman akong humikbi. Nasasaktan ako nakikita siyang ganyan. Ngayon ang araw ng libing ni Kenji at halos ayaw niyang bitawan ang kabaong ng bata. Mula rito ay rinig na rinig kong paghagulhol niya at hinihiling na sana na nanaginip lang siya na sana bumalik na ang anak niya. Napatingala ko para pigilan pa mga luha ko. Hindi ko ma-imagine na mas nasaktan ko siya nang ako ang mawala at ihatid niya sa libingan ng peke kong katawan. Enough, Blake. Please let him go, son. Nakikiusap na sana ang daddy niya pero mas sinigpitan niya ang pagkakayakap niya sa kabaong ng bata. Minahal niya na sobra ang tinuring niya anak. Hindi naman kasi ganun kadali malis ang pagmamahal kahit na nalaman niya na ang totoo dahil ilang taon din sila magkasama at ilang taon din siyang nagpakaama sa batang hindi kanya. Mapait akong napangiti. Kung sana, kung hindi lang ako naging mahina ng mga panahon na yun, baka masaya sila magkasama ni Elias at masaya naglalaro kasama ni Kenji. Baka sakaling nalinawan pa si ate sa pagkakamali niya at maisipan niyang kabaliwan ang plano niya. Baka napigilan pa ni ate ang sarili niya kung hindi siya nagtagumpay sa unang plano niya sa akin. Kanina pa sana tapos ang libing ni Kenji pero ayaw siyang pakawalan ni Blake. Minsan ko pa siyang tiningnan mula rito sa pwesto ko at bahagya na lang umiti. Hindi ko na makaya makita siyang ganyan. Tumalikod na ako dahil sa bawat paghikbi niya, sa bawat tawag niya sa pangalan na anak niya, sa bawat paghagulhol niya tila sinasaksak ng paulit-ulit ang puso ko sa sobrang sakit. Gusto kong manatili, gusto kong damayan ka pero ayaw ko na masaktan pa kita. Ayaw ko na ipaalala sa'yo lahat ng sakit na naranasan mo sa akin sa tuwing nakikita mo ako. Alam kong lilipas din ang mga araw pero wala nang kasiguraduhan ng tuko sa ating dalawa. Siguro pagbabayaran ko na lang habang buhay ang ginawa ko sa'yo. Araw-araw kong hindi patatahimikin ang konsensya ko. Nasaktan ko ang taong minalakot ang mahal ko. Magiging sapat na ba yun sa'yo? Ang masaktan ako sa araw-araw dahil sa konsensya ko. Alam kong kulang pa rin at handa ako sa mga gagawin mo sa akin. Handa ako kung saktan mo rin ako o magiganti ka sa akin. Umuwi na ako ng bahay saka ko niyakap na mahigpit ang anak ko naglalaro. Ang pakiramdam na nakakulong sa mga busy na anak ang pinakamasarap sa lahat ng pakiramdam. Is there something wrong, ma'am? Are you okay? Nag-aalala niyang tanong. Inilingan ko lang siya. Gusto ko lang manatili sa busy niya. Mommy, it's okay, baby. I just want to stay for a while here with you. Can I? Of course, you can as long as you want. Malambing niya sa ad. Parang boses ni Blake ang narinig ko sa kanya, seryoso at malumanay.
Napangiti naman ako at mas lalo siyang niyakap ng mahigpit. Gusto kong yakapin ang ama mo katulad nito pero sa'yo ko nalang gagawin dahil hindi ko na rin magagawa sa kanya. Hindi ko rin alam kung sasabihin ko pa ba sa kanya lahat tungkol sa'yo. Alam kong karapatan niya malaman na ikaw ang tunay niya anak. Pero kapag lumipas ng sigurang panahon, ayaw ko nang dagdagan ng sakit at hirap na nararamdaman niya ngayon. Kailangan nalang siguro namin bumalik para matahimik na ang lahat. Para kanya-kanya na kami makapagsimula. Kailangan na namin ipagpatuloy ang bukas ng kanya-kanya. Mahihirapan siyang harapin ang bawat bukas na mag-isa pero sana maging malakas at matatag ka lang, Blake. Sana mahanap mo pa rin ang katahimikan at kasiyahan. Matagalan man pero hiling ko pa rin. Lumipas pang ilang mga araw, palihim ko siyang pinupuntahan. Palihim na sinusundan kahit na nagmumukha na akong stalker nito. Gusto ko lang malaman na okay lang siya, na wala siyang gagawin sa sarili niya. Nandito kami ngayon kung saan nakalibing si Kenji. Maaaring na-miss niya na anak niya. Tahimik lang naman siyang pinupunasan ang lapida ng bata. Kahit na sariwa pang ilang bulaklak ay may dala pa rin siya sariwang bulaklak. Kahit na nagmumukha na akong tanga rito sa likod ng punong ito, ay wala akong pakialam. Gusto ko lang siya makita. Gusto ko lang masilayan ang mukha niya. Kapag bumalik na kami ng Italy, hindi ko na siya mapagmamasdan. Hindi ko na siya makikita ng malapitan. Minsan ko pa siyang tinitigan saka ako umalis. Mabagal ang patakbo ko sa kotse ko hanggang sa makarating ako sa lugar na ito. Kung saan madalas manatili si Blake kapag marami siyang iniisip. Dito rin niya ako dinala noong hilahin niya ako palayo kay Jake. Napangiti na lang ako. Hindi ko mala napansin na mga kilos niyang iyon ay nalilito na siya sa nararamdaman niya. Aaminin ko, nakaramdam ako ng saya nung umami siya sa akin. Saya hindi dahil sa paghihiganti ko kung hindi tunay na saya. Masaya akong ako pa rin ang paulit-ulit niyang minamahal. Nakakalungkot lang dahil ako rin ang dahilan ng kalungkutan niya. Dinama ko ang pagyakap ng malamig na hangin sa katawan ko at maring ipinikit ang mga mata ko. Ang lahat na nangyari sa amin ni Blake ay isang alaala na lang. Mga alaalang masarap balikan kung saan pareho kami masaya kapag magkasama. Masakit man na matupad niya na ulit sa ibang babae ang mga pangarap naming dalawa, ay magiging okay sa akin yun as long as he's happy with her. Sana hindi niya na maranasan ang sakit na dulot ko sa kanya. Mabuhay ka ng masaya at payapa, Blake, hanggang sa malayo na lang ako titingin sa'yo. Ngingiti kapag makikita kang masaya. Naupo ako sa gilid ng puno at sinandal doon ang likod ko saka ako pumikit. Mananatili na muna ako rito dahil pakiramdam ko nababawasan ang iniisip ko at panandalian ako nakakalimot. Ang sarap sa pakiramdam ng simoy ng hangin. Sakto lang ang lamig niya sa mainit na panahon ngayon. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit madalas si Blake dito para makapag-isip. Sa kakaisip ko hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Nanatili pa ako ng ilang minuto bago umalis dito. Dinadama ko pa lamang ang lugar at ang hangin na tumunog ang cellphone ko. Anong number naman iyon pero sinagot ko na rin. Yes, hello, sagot ko rito. Nasa ospital ang anak mo, pumunta ka na dito ngayon. Mabilis ako napatayo dahil sinabi ng kung sino man ang nasa cellphone. Who is this? Don't ask and come here now, galit niyang sigaw sa akin. Mabilis akong sumakay na kotse ko at ramdam ko ang panginginig ng kalamnan ko sa takot. Anong nangyari sa kanya at nasa ospital siya kasama nino? Sinong kasama niya ngayon? Wala naman siguro magbibiro sa akin ng ganito gayong ang dami kong iniisip. Kung pinaglalaroan man ako ng kung sino, humanda siya sa akin dahil papatayin ko talaga siya. Hindi magandang biro ang gagamitin na lang anak ko. Kahit gusto kong pabilis yung tatakbo ng kotse ko, hindi ko magawa dahil parang hindi ko maramdaman ang katawan ko. Nababalit na ako ng takot na baka kung ano nangyari sa anak ko. Please, wag naman sana. Huwag ang anak ko, nakikiusap ako. Wala sanang nangyari sa kanya. Sana okay lang siya. Sino bang kasama niya at ibang tao pang tumawag sa akin? I hope he's okay. I hope you're okay, baby. Please, wait me there. Mahigpit kong hinawakan ng manabela ko at hiniririt na kahit na nasa National Highway ako. Hindi ko na pinapansin ang ilang mga sasakyan na bumubusina sa akin dahil sa bilis ko. Tinitinan ko naman sila sa side mirror ko kung walang nangyari sa kanila. Saka ako nagpapatuloy sa pagdadrive. Nang makarating ako sa ospital, ay mabilis ako nagtungo na emergency room at mabilis kong tinanong ang papasok pa lamang na doktor. Doc, kamusta ang anak ko? Kamusta ang batang dinala rito? Ako po yung ina niya. Nasaan po anak ko? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Nasa loob pa siya, miss. Hintayin niyo na lang po ako. Saad niya, saka siya yumuko sa bandang likod ko kaya nilingon ko iyon. Para ako nanigas sa tila humintong oras sa paligid naming dalawa. Hindi ako nakagalaw at nakatitig lang ako sa blangko niyang mukha. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako ng gising para siyang makita ko ngayon. Naiyuko ko na lang ulo ko at tahimik na humikbi.
Gaano ko na ba siya kagusto makita at makasama para makita ko siya ngayon sa harapan ko? Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong maramdaman ang init ng katawan niya ngayong natatakot ako sa maaring mangyari sa anak ko. Hindi ko pa alam kung anong kalagayan niya at kung anong nangyari sa kanya. Mas lalo akong naiyak na maramdaman ko ang mainit niyang yakap. Pakiramdam ko, ligtas na ligtas ako sa mga bisig niya. Panaginip lang ba to? Pero bakit parang ramdam na ramdam ko talaga ang mga yakap niya? Parang totoong totoo? Ano kayang nangyari sa anak ni Belinda? Ipaalam na kaya niya kay Blake ang tukos sa anak nila? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.